Iniisip mo ba kung ano yung magiging vlogging setup mo? Sa video na ito ay bibigyan kita ng idea kung ano nga ba yung magiging setup na gagamitin mo. What's up mga Kaizen? So for today's video ay tuturuan ko kayo at i-share ko sa inyo yung mga vlogging setup na ginawa ko based on my past experience. So una-una meron tayong tinatawag na alternative vlogging setup. So ano yung alternative vlogging setup? Ito yung mga bagay na ano yung meron ka. So kung ganyan, hawak mo yung cellphone mo, so pwede mo siyang gamitin para mapag-start ka ng vlogging. So ito, ang unang ginamit ko na kay vlog. So ginamit ko ang monopod. Pangalawa ay earphone. Dalawang bagay na yan, maaari ka na makapag-start ng pag-vlog. Formal vlogging setup. So, kailangan natin ng cellphone, tripod, cellphone holder, light, and then mic. So, yung mga bagay na yan, nakakailangan natin para makapag-produce tayo ng vlogging setup. So, for today's video ay review natin kung ano yung mga bagay na pwede nyo magamit sa pag-vlog. So, unahin natin ang tripod. Ito yung tripod na binili ko. So, Olansi siya. Ang model niya is MT-08. Hindi ako nagkakamali. So, ito yon MT-08. So, ang gusto ko sa tripod na to, although maliit lang siya. Ayan. And then, meron na rin po siya kasamang bull mount. So, ito yon. Ayan. So, ang gagawin mo lang, so, luagan mo siya. Then, meron ka ng angle na gusto mo. And then, isa pa, kaya ito yung binili ko, pwede mo siyang gawing selfie stick. Yun nga lang, wala siyang selfie button kagaya ng mga nasa monopod. So, rubberized yung kanyang hawakan. So, mas maganda siyang gamitin. And then, outdoor vlogging, pwede siya. So, may ball mount. Meron siya kasamang pwede selfie stick. So, mabili ko na sa kanya is nasa 492 coin. So, worth it naman yung pagbili ko kasi magamit ko siya pang selfie and then pang vlog. So, ginawa ko siya ng Olansi. So, meron ito sa Lazada, pwede kayong bumili. So, next, meron tayong cellphone holder. So, ang model nito is ST02S or ST02S. So, second version siya nung ganitong model. Yun nga lang, pwede mo siyang gawing portrait angle and then pwede mo siyang gawing landscape. So, meron siyang button or meron siyang screw. Ayan. So, nakikita niya may butas siya. So, dito, ayan yan. And then, dito sa likuran. So, ikaw yung bahala kung ano yung gagawin mong vlogging setup. Kung naka-landscape ba siya or naka-portrait. And then, pwede mo siyang higpitan. Ayan. So, dito mo ilalagay yung cellphone. And then, meron siyang adjustable. And then, mas maganda pa nito, may shoe mount siya sa taas. Pwede mo siyang lagyan ng mic, then pwede mo siyang lagyan ng light. So, binili ko siya nasa 400 plus, so 499. So, yun yung mga ginagamit ko for formal vlogging. So, mura lang to sa Lazada. So, pwede kayong mag-avail nito. So, ito yung Olansi VL49 2000 mAh. So, meron siyang on and off button. So, i-on natin siya. So nakikita nyo yung intensity ng ilaw. And then meron siyang light indicator sa likod. Kita na yan na meron pa siyang charge. So pag nag-charge din kayo, so meron siyang nakalagay na red light indicator. And then pag fully charge siya, magiging green. Ibig sabihin, fully charge siya. So gagawin natin siyang second stage yung kanya pagiging intensity ng light. So ito yung light na nabili ko. So umabot lang siya ng 635 kasi pinili ko siya dahil built-in na yung kanyang battery. So 635 sa Lazada ko siya nabili. So pwede rin kayong bumili kung gusto nyo ng ganitong klase ng ilaw. So para naman sa ating mic, binili ko yung Boya BYMM1. So ito, pakita ko sa inyo. So ito yung mic nya. Ayan. Ito. And then meron siya kasamang Fury windshield or yung dead cats na tinatawag. So ito. So ipapasok mo siya doon sa loob.
para ma-block niya yung mga hangin na maaaring makasira sa iyong voice recording. So meron siyang tinatawag din na shock mount, ito 'yon. Kasama siya sa package pag binili mo, and ilalagay mo na lang siya dito. And then meron siyang kasamang cord. So ito yung 3.5 mm na cable para siya sa smartphone. So any smartphone pwede siyang gamitin. Then sa likod ng mic nilalagay. And then ito yung sa cellphone. Madali lang radaan kasi meron siyang tatlong guhit. Kagaya lang din ng earphone ninyo. And then meron siyang kasamang isang cord pa or cable na gagamitin mo naman para sa inyong video camera, GoPro man yan or any camera. So madali lang siyang tandaan kasi ito yung meron siyang dalawang guhit na kulay itim, and then ito yung para sa likod ng mic. So ito ay package na binili ko sa Lazada. So nagkakalaga siya ng 955. So kailangan mo lang talaga siyang pag-ipunan para makapagbuo ka ng formal vlogging set. So guys, ayun yung total vlogging setup ko. So nagkakalaga siya ng 2,584. So nabili ko sila sa Lazada. Pupunta naman tayo sa benepisyo, kung ano nga ba yung mga benefits na makukuha natin kapag ginamit natin is formal vlogging setup. So una-una, accurate yung camera angle na makukuha na natin o maayos natin may record yung ating mga video recording kasi nakaset up siya ng maayos, meron siyang mic, and then meron siyang good source of light. Pangalawa, is convenient to carry kasi magaan buhatin or magandahin outdoor yung ating vlogging setup. Pangatlo, is magkakaroon ka ng magandang voice recording kasi mas maganda, mas malaki yung mic na naka-install sa inyong camera or nasa sa inyong cellphone. So, pangapat ay yung liwanag na nakukuha natin dun sa ating ilaw. So, yun yung ginagamit natin para mas papaganda yung background or yung image na ating video. For now guys, yun lang muna. So, sana may natutunan kayo sa ating video for today. Dahil lumabot ka sa bahagi ito ng video, so naroon na ating mga shoutout. Shoutout nyo pala kay Justin Tresbagues, manood sila. Shoutout din kay Argel Angkaw. At yun din shoutout kay Jay Berhel Sarsona. And then Jess Bagaan, shoutout sa'yo. Shoutout din kay JJ Martinez. Shoutout sa'yo guys. Shoutout din kay Jeffrey Miropetes. At kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari ka lang mag-like, comment, and subscribe para manatiling updated sa mga bago nating i-upload ng mga videos. Thank you guys, and God bless!